Magandang araw mga mag-aaral, halina't makinig, matuto at sumaya. Dito lamang sa Classroom with Teacher Ray. Ang ating aralin ngayong araw na ito ay ang kayarian ng salita. May apat na kayarian ng salita. Una ay ang payak. Pangalawa ay may lapi. Pangatlo ay inuulit. Pangapat ay ang tambalan. Payak. Ito ay binubuo ng salitang ugat lamang at walang kasamang panlapi at hindi rin nagkakaroon ng pag-uulit. Halimbawa, saya, dumi, grasa, bahay. Narito pa ang ibang halimbawa. Tulog, sakit, labis, dilim, lingkod. May lapi. Ito naman ay binubuo ng panlapi at salitang ugat. Ito ay panlapi at ito ang salitang ugat. Masaya. Madumi. Maitim, maliit, listahan. Maaring nasa unahan ang panlapi o nasa hulihan ng salita. Tatlong uri ng panlapi. Una ay ang unlapi. Ang panlapi na ito ay inilalagay sa unahan ng salitang ugat. Halimbawa, nagsikap, uminom. Ang gitlapi naman ay makikita sa gitna ng salitang ugat. Halimbawa, tumulong, kumain. Ang hulapi naman ay makikita sa hulihan ng salitang ugat. Halimbawa, kainan, sikapin. Narito ang mga karaniwang ginagamit na panlapi o suffix. Halimbawa, ka, kalahi, kalaki. Kay ganda, kay bango. Ma, malinis, maganda, mabango. Maka, kalikasan. Mala, maladyosa. Umalis, umasa. Mag, magkalayo, magkasunod. Pinag-isa, pinagsanib, pinaglaruan. Ang salitang inuulit ay salitang binubuo ng pag-uulit ng isang bahagi ng salita o ng buong salita. Halimbawa, masayang masaya, maduming madumi, itim na itim, bahay-bahay. Narito ang iba pang halimbawa. Maitim na maitim. Gabi-gabi. Araw-araw. Malamig-lamig. Magandang-maganda. Bali-balita. Sali-salita. Dala-dalawa.
balibaligtad. Buhay, buhay. Sabi, sabi. Bahay, bahayan. Tatlo, tatlo. Bayan, bayan. Kasa, kasama. Kabi, kabila. Lulundag, lundag. Sasayaw, sayaw. Ang tambalang salita ay dalawang payak na pinagsamang salita upang makabuo ng bagong salita na nagtataglay ng panibagong kahulugan. Mga halimbawa, silid aralan, silid tulugan, silid aklatan, bahag hari, balat sibuyas, pusong mamon, dalagang bukid, dugong bughaw. Iba pang halimbawa ng tambalang salita. Kapit-bisig, na ang ibig sabihin ay nagtutulungan. Bukhang liwayway o mag-uumaga. Tainang kawali, nagbibingi-bingihan. Butis labanos, ito ay makinis. Matang lawin, matalas ang paningin. Matang baka, isang uri ng isda. Balik eskwela, babalik sa paaralan. Hanggang sa susunod na aralin, mga bata, sana ay may natutunan muli kayo sa ating talakayan.